Hello guys, this is Thunderjet, ang technician ng bayan. So welcome to my vlog. So ngayon guys, ang gagawin natin itong J7 Samsung. Ayun na mag-click yung power switch niya. Sumuko na para yung ex mo sumuko na sa'yo. Char. So guys, bago natin baklasin, kailangan mo natin isa-isahin tanggalin yung mga torilyo. So hindi natin matatanggal yung LCD pag hindi natin tinanggal ng mga torilyo na yan. So sa mga may problema dyan sa cellphone, kung gusto nyo, kung malapit lang naman kayo dito sa Alabang Festival Mall, so pwede nyo akong puntahan at dito nyo ako matatagpuan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako mataas maningil, yung presyong kaibigan lang. So para naman makatulong ako sa mga problema nyo about sa cellphone. So guys, sa pagbaklas ng cellphone, di basta-basta, dapat may alam ka, marunong ka. So, paalala ko lang, don't try this at home. Leave it to the expert. Dahil, baka lalong masira ang iyong mga cellphone. Dapat, sa pagbabaklas ng cellphone, dapat mahaba din ang pasensya mo. Parang yung nanliligaw ka lang sa isang babae, kapag hindi ka pa sinasagot, dapat habaan mo yung pasensya mo. Char. Kaya yan. Dapat dandahan natin pag binabaklas natin yung LCD. Kasi itong mga Samsung, napaka-delikado kasi pag binabaklas na to. Sa harap kasi ang baklas, hindi sa likod. Hindi kagaya ng ibang cellphone, kagaya ng dati mga Nokia sa likod ng baklas nun eh. So itong mga bagong labas ngayon, itong mga Samsung, mga iPhone, mga ewan kung ang dami na naglalabasan yun sa harap na yung baklas, so napakadelikado. So dapat guys, mag-ingat tayo kung sinusubukan yung baklas yung cellphone nyo. Ingatan nyo na hindi basta-basta masira yung LCD. Para yung pagmamahal sa'yo ng babae, dapat iniingatan mo. Huwag mong hahayaan na magkaroon ng lamat. Tiyak. Kaya kagaya nito ng cellphone na to, pag ito nagkalamat ng LCD o kaya nabasag, lagot ako sa may-ari. Imbis na ako ang babayaran, ako pa ang magbabayad sa kanila kapag nasira ko to. So kailangan dahan-dahan. Di bali matagal, basta sigurado. Kasi may mga customer na ako na encounter na akala nila ganun na lang paggawa ng cellphone. Pag sinisingil mo, grabe kong makatawad. Kasi bakit ang mahal ko raw maningil? Eh, ganun lang naman daw asira. Eh, siyempre, may insurance kami doon. Kasi pag nabasag namin, kailangan namin palitan kung hindi na kayang gawin. Kaya, dapat, naiintindihan din dapat kami ng mga nagpapagawa ng mayabang mga customer. Kasi yung ibang customer dyan eh, minumura ka pa. So kung wala kang pinag-aralan eh, panigurado, mamumura mo rin sila. So kailangan pasensya talaga. Hindi pwede magipagsagutan ka sa kasi ang ano kasi namang customer ngayon, ang pinaniniwalaan nila, customer is always right. So kahit may dahilan tayo, hindi tayo pwede magdahilan kasi
tama daw sila. Yun kasi ang pinamumulat natin sa kanila eh. Sa pag nasa sales tayo, ang pinaniniwalaan ng mga customer, sila ang tama. Kahit mali sila, sila pa rin ang tama. Meron pa nga dyan eh, pag nagpapagawa, sasabihin walang sira. Basag lang daw ang LCD, wala daw sira. Isira na nga yun eh, kasi basag ang LCD. Diba? Anong sinasabi niya walang sira? Ibasag na nga ang LCD, tapos sasabihin pa niya walang sira. Ay nako, mga customer talaga. Tapos meron pa, hindi nagpapower ang cellphone. Pagbigay sa'yo, wala pong sira yan, hindi lang siya nagpapower. Oh, hindi sira pa rin, hindi na nga nagpapower eh. Ba't ganyan mga ibang mga customer? Sila ang may alam, ikaw pa yung tinuturuan. Eh dapat, hindi na sila nagpagawa ng cellphone kung alam naman pala nila. Diba? Sasabihin sa kanila, meron pang isang customer sasabihin, hindi nagcha-charge po, pero okay yan. Wala pong sira yan. Hindi lang siya nagcha-charge. Oh, hindi sira pa rin kasi hindi nagcha-charge. Ay, ano ba naman yung mga ano na mga customer na yan? Marunong sila. Meron pa dyan eh. Sila pa nagpipresyo. Pag pinresyoan mo, sasabihin nila, ay, ganito na lang. Kasi ano lang naman yan eh. Luma na yan. Oh, luma na pala. Hindi dapat palitan mo na. Char. Diba? May iba't ibang ugali kasi yung mga customer na nagpapagawa. Meron pa nga dyan. Patay ang cellphone. Tapos sinawakan ko lang. Napapower ko. Ay! Nagpower? Ay salamat ha. Oh, tapos salamat siya. Ay nagpower na. Pero hindi siya nagbabayad. Bigyan na lang tumalikod. La, ano kaya yun? Dapat man lang meron siyang ano, konsiderasyon na ibibigay kasi siya mismo hindi siya nakapagpapower ng cellphone niya. Ngayon, pagbigay niya sa akin, napapower ko agad. Hello, thank you lang. Saka sabay yung talikot, hindi mo na lang babayad. Kita mo yan. Ugali talaga ng mga customer. Ayan, baklas na. So ito guys, yung power button niya, ito yung maliit na to. So okay pa naman pinaka power switch niya sa loob, yung nakakabit sa board. So ito yung maliit na button na to. Ito yung ano, wala na sang rubber, put na yung rubber. Yan. Yan. Kahit anong click mo, hindi na siya nagki-click kasi nga put na yung rubber. Para yung X mo, pod na yung pagmamahal sa iyo kaya ka iniwan, char. Kaya ngayon guys, may natitira pa yung mga ano diyan, dapat ipa-plot natin 'yan. Kasi papalitan natin ng ibang rubber. Pwede pang ayusin 'yan. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mighty band, tapos kukuha tayo ng maliit na rubber para ipalit natin ito sa pinaka power button. So ayan, nakakita na tayo ng rubber na pamalit. So dahil sa mahaba siya, gugupitin natin. Ayan, yung tamang-tama lang yung laki. Tapos ididikit natin siya gamit yung mighty band. So ayun guys, so laking tulong guys ng mighty band sa trabaho namin. Pag wala yung mighty band na yan, so mahihirapan kami.
So, naging katuwang na namin to sa araw-araw namin ginagawa sa mga sirang cellphone. So, hindi mo talaga mano yung maitipan. Kailangan mo talaga siya. Gaya niyan, pag may mga sirang switch, pagpad yung mga rubber, pag pinalitan mo, so kailangan itikit mo siya. So, sa pag ganito mga sira guys, i-re-repair mo lang siya. Hindi mo siya mapalitan kasi yung mga button na yan, makukuha mo lang yan sa pinaka casing ng cellphone. So wala kang mabibili niya na bago. So kailangan patuyuin muna natin bago natin siya i-balik. So yung Mighty Band guys, mabilis lang naman matuyo eh. Minuto lang. Mabilis lang naman sa dumikit. So ayan, ipabalik na natin. So ito, try natin kung success yung ating ginagawa. Pag nagawa to guys, matutuwa yung customer. Siyempre, pag natuwa siya, magbabayad siya. Try natin. Ayun, nakiklik na siya. Naramdaman ko na. Naramdaman ko na yung feelings niya. Char. Kanina kasi yung ano, hindi talaga nakiklik. Walang bounce. Ngayon, meron na siya. So, try natin power. Ayun. Lumabas na. Nagpa-power na siya. So, thumbs up tayo dyan. So, yun guys. Pag may mga problema kayo sa cellphone nyo, nandito lang ako sa Festival Mall. Makakatulong ako. I try my best na magagawa ko yung mga ipapagawa nyo. Kasi meron talagang sira na hindi na kayang buhayin. Yung kahit anong pilit mong buhayin ay hindi na talaga magbuhay. Yung parang feelings mo sa babae na kahit anong pilit mo ay ayaw niya sa'yo. Char. So guys, ayan, tapos na. So, ang gagawin natin, ibabalik na lang natin yung mga tinanggal natin na tornilyo. Ibabalik natin yung tiwala ng customer sa atin. Yan. Kanina kasi parang nawalan sa ng tiwala na paggagawa pa yung ano, cellphone dyan. So ginawa natin ng paraan para mabuhay ulit. So ngayon ready niya na yung pambayad niya sa akin. So marami nagsasabi na yung trabaho daw namin eh madali lang. Pero hindi nila alam na napakahirap. Lalo na pag ano, dapat malinaw yung mata mo kasi yung mga tornilyo napakaliit. Ito nga malalaki pa to eh. Yung mga tornilyo gaya ng mga iPhone, yung mga bagong labas ng mga iPhone, nako napakaliit ng mga tornilyo. So, kaya nilalagyan ko yung ano ko, yung pambukas ko ng ano, ng tornilyo, yung pantanggal ko, nilalagyan ko ng magnet para hindi basta-basta tumatalsik yung mga tornilyo niya. Kasi pag tumalsik yan, nahulog sa baba, ay nako, pahirapan tayo maghanap niya kasi sa sobrang liit. So guys, ayan, ititesting na natin. Lagay natin yung ano niya. SIM card niya. Try natin kung nagbabasa ng SIM card. Balik natin likod. So bago natin ibigay sa customer, dapat working lahat. Kasi meron minsan na pagbigay mo sa customer eh, meron hindi gumagana. Kagaya niyan guys, hindi gumagana ang SIM card. So kasi napansin ko yung SIM card niya hindi tama ang pagkat. Sila lang yung nagkat. Kasi alam ko yung SIM card na to, malaki to. Kaya ginupit lang nila.
hindi nila ginamitan ng SIM cutter. Kasi pag hindi mo ginamitan ng SIM cutter, hindi pantay ang sukat niya. Ayan, kagaya niyan, tingnan mo. Iba ang shape ng SIM card niya. Pang ginupit lang. So, meron talaga na hindi tumatama yung mga pin ng ano SIM card. Mali pa nga yung pagkakabit ko. So, dapat maayos ang pagkabalik natin ng SIM card. Kasi, ibibintang pa sa atin ng customer yan pang hindi gumagana. Sasabihin nila na ano, isa lang yung sira, ngayon dumami na. Kaya dapat maganda ang pagkabigay sa kanila, pagkabalik, dapat working lahat. So ayan guys, bago magtapos itong vlog natin, shoutout muna sa mga Team Positive, sa lahat ng admin at members, hindi ko na kayo pwedeng isa-isahin. Alam niyo na yan kung sino kayo. Now turn up.